It's by Chunex. At ngayong araw ay magre-review natin itong motor ko. Ayan. Si Nepi. Ayan, Neptune 125 ng Rusi. Ayan. May clutch yung version ng akin. Ibang version kasi ay semi-manual. Yung nabili ko ay ano, may clutch. Ayan. Nabili ko siya second hand nung nakaraang taon pa. Mag-isang taon na nga siya sa February. Ayan. So, ano po yung mga napalitan ko na sa kanya? Ito yung mga napalitan ko sa kanya. Ang unang-unang kong napalitan sa kanya ay ito. Yung shock. Pinalitan na siya ng pang Wave 125 kasi nagsira yung oil seal nung ano ko. Nung una kong shock. Tapos parang nahihirapan yung ano, nahihirapan akong ayusin. Kaya pinili ko na lang na ano, convert na lang siya ng pang Wave. Ayan. Yung pang Wave yan. Tapos, itong fender ko. Hindi na siya stock. Yung black na fender. Kasi yung stock kong fender ay red. Ayan, pinalitan ko na rin ng black. Gawa nang nagpalit nga ako ng shock. Ayan. Nagkapit sa akin. Ang nagkapit niya na yan. Ayan. Red MC Garage. Ayan, shoutout. Shoutout Red MC. Ayan, yun yung mga napalitan ko. Tapos, pin-LED ko na rin yung ilaw ko. Ayan, so headlight ko. LED na siya. Hindi katulad ng stock na bulb. Tapos, battery operated na rin yung motor ko. Ayan. And, ito pa ang mga napalitan ko sa kanya. Itong carb. Ayan, yung carb ko. Medyo madumi nga lang. Hindi pa ako nakakapaglinis. Ayan yung carb ko. Ayan, pang TMX 155 siya. Tapos nag-mushroom air filter na lang din ako. Kasi hindi na siya, hindi na kaya isaksak yung stock. Kaya ang pinid, nag-mushroom na lang ako. Tapos naka-rotate na kasi siya kaya doon na siya naka-rotate. Kaya hindi na siya pwede dito. Pati medyo tatama kasi siya dito eh. Hindi naman siya totally tumatama pero mas feeling ko mas safe pa rin kasi pag hindi talaga siya na ano, kaya naka-rotate na siya to pag ano. Ayan. Ayan, so nagpalit pa ako sa loob ng ignition coil, yung Apido ignition coil, nagpalit na rin ako. Ignition coil ko ay Apido na. Ayan, ito pa yung mga napalitan. Ito. Nag-quick throttle na rin ako ng Domino. Quick throttle ako. Ayan nyo. Kinakalawang ng internet niya kasi lagi akong nauulanan. Kaya medyo ikalawang na siya. Ayan. Papaltan ko na nga rin yan. Tapos naka-reality grip ako. Ayan. So, medyo nalagyan ko lang ng design ng ano, CNC. CNC bolts yan. Tingnan natin yung audio niya. So, audio niya ay ayan. Audio niya. Nabili ko siya around 3,000 pala yung audio niya. Ngayon na siya. Ayan ito, nagpalit din ako ng cover. Nag-JRP cover na ako. Pang ano yun eh. Pang Aerox. Pinilit lang talaga kay Nepi. Ayan. Sorry, yun pa lang naman napapalitan. Halos sa akin. Simulang nakuha ko siya. Wala pa talaga siyang halos napapalitan. Ito, inabutan na sa akin nga pala ng sira yung gulong. Ito, Journey yung tatak. Ayan. Journey. Kakapalit ko lang din halos ng tubeless na. Ayan. 110, 70, 17. Stock size din pa rin naman. Parang-paraw lang yung binili ko. Hindi na ako naglaki kasi baka sumayad sa Terhager. Kaya, ayan. Ganun pa rin stock. Medyo bumilog nga lang ang dating niya. Ayun, so, ayun, Neptune 125. So, yun. Ayun pa lang naman talaga yung nababago kay Nepi.
Wala pang totally na babago sa kanya. Ayan. Ayan, shoutout. Bird MC Garage. Sila yung nag-check lagi ng motor ko pag may sira. Sa kanila ko dinadala. Ayan, lagay ko yung page nila dito. Ayan. So, ayun. Yun pa lang talaga. Wala pang napapalitan na halos sa makina. Wala pa naman. Di pa naman siya nabubuksan. Ayan. So, yun. So, kung gusto nyo magkaroon ako ng detail na vlog talaga about sa Neptune 125, tingin ko sa ibang or sa ibang time siguro. Gagawa tayo ng video na mas detailed, na mas okay. So, ang usok, no? Ayun. Maraming salamat sa panonood. And this has been Tunex. Till next time.